morning mga pre, good morning mga chuy. For today's video mga pre, Marcia rin yung nagbabalik. So yun mga pre no, ang topic natin for today's video mga pre is nagkakala ako doon sa dito, sa i-grow out natin ng PKBM. So yun, ang ginawa ko na is nag-drain ako para sigurado lahat is nakuha. And then, yung tinatarget ko ngayon is i-separate yung male sa female para maiwasan natin yung pag-inbreed ng mga isda natin. And then at least 50 yung pag-release natin doon sa mga bibili, kasi at least hindi nila nabuntis bago natin na-release para safe, hindi inbreed yung kakalabasan. Then so yun mga pre no, maaari nating iwasan yung pag-inbreed sa pag-separate ng male at saka female. Part din yun sa pagkakal in any different ng fishes, ginagawa yun no, sa pagsiseparate ng female sa female sa male no, para maiwasan yung pag-inbreed. Kasi one batch o basta mga depende na yun sa breeder kung ilang batch yung minimix sila sa isang tub no, depende rin yan sa area. Kung may kalakihan yun, mas maganda. And then yung kung medyo maliit dun kasi nagtatalo, and then sinasama na lang lahat-lahat. So yun mga pre no, ito yung topic natin is yung pagkakal natin. Una, i-separate natin yung male sa female. And then second, hanapan natin ng mga like said nga PKBM na full mass, kasi nga para at least potential maganda yung marirelease natin and then quality. So yung pangatlo natin hanapin, magbe-base tayo doon una sa full mass, and then second sa mata, and then yung body form, and then kung anong line siya, kasi mayroong ribbon, mayroong round tail, mayroon ding larry tail. So yun mga pre, mayroong mga long body, hindi yan maiiwasan, lalo na kung hindi nyo nabantayan kung na-inbreed pala yun. Yun yung mga possibility kung bakit mayroong mga mas sobrang tataas na katawan na imbis sakto lang yung taas and then mataba. Kasi yung ibang mga pre no, kay parang ganito na yung itsura, oh, ganito na kataas, wala na yung chan, nawawala na talagang straight na talaga yun, talaga yung mga totally nga reject mga pre no. So iba naman hindi naman gaano reject, pero maganda yung potential yung mga pins doon, pwede natin pagkunan din ng mga mats, o yun, ang mats or materialis. Yung mga pre no, samahan nyo ako kasi tapos ko na i-drain to dito. Kasi sobrang init na ngayon, hindi ko na kaya din. Mga 9 or 10 na siguro ata ng umaga. Then pupunta ako doon sa harapan, hinatid ko na yung isda natin. And yun, magkakal tayo na. Kunti pasilip lang ako mga pre na short bid lang ito para ma-update natin yung mga customer natin na patuloy na sumusuporta, na nag-aabang doon sa mga i-release natin no. Then para at least meron silang knowledge kung yung mga tip na pwede kong i-share na based on my own experience mga pre. So yun mga pre, ito yung mga soon ito mga naitabi ko ng gojo na pang breed ko. Then yun, basta may napanood ako, secret na lang. Sayang, gusting pasilip lang dito sa gojo mga pre. Ito yung gojo mga pre. Ito, isa. Dalawa ata to. Ay dito ito, ribbon to. Yung dalawang gojo. Ito ka, ito ang kinuha ko lang dito is body form. Full mass siya na black eyes no. So yun mga pre no, meron din ganun na full mass yung ulo. Kasi pag full mass kasi talagang puting-puti yung ulo. So zap mga pre no, nandito tayo sa harapan. Pakita ko yung setup ko dito sa pagkakal ng PKBM. So ito yung final ko sa around 200 siguro. Hindi ko pa na nabilang. Dalawa lang yung nakita ko na pasado na pwedeng natin ilagay doon sa katulad ng gojo. So yun, ganun ka hirap umanap ng magaganda mga pre no. Kaya hindi basta-basta ako nakaka-release ng PKBM ko. So yun,
una tinitingnan ko yung sa may ulo, sa may top view dyan, kung makapal ba yung puti na yan, yung puti, yung part na yan, oh, dyan yan. Ito yung pasado sa akin, pero ito, ito na naka ano pa, ini-observe ko pa ito, pasado na to, isa. So pakita ko kung saan ako nagbe-base para ma-idea kayo. Yan, ito, isa na to, full mass blue eyes. Unang tiningnan ko is yung caudal niya, makapal. Kapal yung dorsal. Yan, sobrang kapal. And then itong pectoral fin, makapal din. And then last, itong katawan kasi pwede nating hiyabol eh. Itong buntot dito banda, dyan. Pwede naman, kung maaari, okay na yung ganyan, ganito kadikit. Pero mas maganda yung sobrang dikit. Okay na din yan, pwede naman din natin mahabol. Pwede naman din natin mahabol, i-groom, magandang pakain para at least mahabol yung katawan, may gawin natin balon. Yan. Ito lang dalawa yung pasado. Then meron pa akong di tapos dito na part. Then ito, observe pa din. Wala na to, ito matataas na sobra. Yan. So ito, meron akong naitabi ng mga ribbon line. Diyan ko konti lang din. Then ito, ito na yung mga hanapan ko pa din kasi yung iba nasa likod pa. Pero ito yung setup ko sa pagkakal, mga pre, no? Sa dami nila, ito lang yung nakuha ko, dalawa. Then sa mata, mga pre, no? Kung nagbe-base kayo sa blue eyes at black eyes, meron naman din blue eyes yung fault, no? Hindi naman kasi importante yung mata. Mas maganda kasi kung kuha niya yung pagiging platinum niya na sobrang puti. Kasi yung ibang PKBM na yan dito na part nila, yan dito na part nila banda sa may mata hanggang dito, medyo may pagka-gray na din ito, sobrang kapal. Yan, pakita ko, sobrang kapal niyan. Yan, nakikita niyo na parang mga black shadow na yan, shadow na dahil sa light. So, ayan, oh, ganyan ang kakapal. Kaya kukunti lang yung nare-release ko ng PKBM kasi ganito din ako mag-select doon sa mga tag yung trio ko. Then meron na din naman ako dito, release ko ng mura kagaya nito, papakita ko. Ito, pwede na itong gawing materialis kasi dito din ako dumaan. Ganyan, no? Ng round tail na full mass, sobrang kapal din. Then, pinair ko lang ng blue eyes na larry tail. Pwede na rin ganun. Gusto nyo magpalabas ng maganda. Kasi kung bibili kayo ng lahat is reject, walang mangyayari. So, ayan, mga pre. Kita nyo yung quality ng round tail. Maganda, diba? Ito, benta to. Available to. Dito ang dalawa. Ito, full mass to na larry tail. Ang maganda lang dito kasi malaki yung katawan. Yan. Binta din ito, mga pre, no? So kung gusto nyo mag-start na medyo low budget kayo, pwede na yung ganito. Yung ganitong trio. Na yung round tail yung babae, mas maigi yung babae, yung mas maikli yung katawan. Then mas magbe-base kayo doon sa babae na mas maganda para may labas na maganda yung mga pray natin, mga pray, no? Ayan. Itong lalaki na to, blue eyes to, kaso lang yung pins niya is manipis. Then yung pattern ng skin niya is goods dito banda sa katawan. Then pagdating dito sa ulo, hindi masyado sa may banda sa may mouth niya. Medyo umitim bigla. Okay naman to pag top view. Makapal naman din. Yan. O, diba? Makapal din yung pectoral fin niya. Okay na to pang materialis, mga pre, no? Gustong mag-start, gustong mag-breed, gustong mag-practice ito. Goods na rin ganito. Manap lang kayo ng mga ganito, okay na yun.
Kasi kung low budget kayo, ganito talaga pupuntahan yun ng mga preno. So ayun mga pre, tapos ko na ipakita yung mga Nikal ko. Dalawa lang yung napili ko sa around 200. And then meron din doon na dalawang male. Yun, papakainin ko lang ng mga ilang weeks, tsaka pwede natin i-release. Napan din natin ng mga kaparis na maganda. And then yun mga pre, abang-abang tayo dito sa channel natin, no? Meron tayong i-release soon. Then sa mga page natin doon sa Aqua the Aquatic Shop, doon ako nagpo-post ng mga pwede nating ma-release. So yan mga pre, no? Salamat mga pre, no? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe mga pre, subscribe mga pre. Peace.